nila Luther, hawak nila Wesley. The same Bible that we're reading now. The difference is the revelation. And let's thank God na punta sa atin yung revelation sa panahon natin. Because of the prophet Branham. Kaya salamat sa Panginoon sa tawagin po natin ang isa pa nating tagapagsalita na magbibigay muli ng blessing, Pastor Carlos. Amen.
Bawasan na ng code. Dito po sa Christmas, Christ revealed in His own word. See, down through the age, we started off from the foundation, from the first church age, when the seed went in the ground, the complete seed, then they come out through the wheat, Luther, come back out then to Wesley, then into Pentecostal, the tongues, in the lips, see, now it's in the eyes, prophetic of what they form, and so forth, and now there is nothing else left for it to come but Him Himself. We step into that, because that's the last thing there is. The next is the intelligence, and we have no intelligence of our own. It is His. We have no right. We have no sight of our own. How can a man foresee those things? He cannot do it. It's God Himself. See? It's becoming to a place, and He's governed the body all the way through them. The complete blood of Christ is revealed in the form of the bride that was taken out of His sight, like Adam did at the beginning, like Adam did. So in this isa ngayon, di brabo na, from feet, from arm, from lip, from eyes, then head. Hanggang parating sa intelligence, the head part. At pagdating natin, meron 7 steps sa pyramid. Siguro di brabo na sa panahon ng feet, Luther, panahon ni Wesley, arm, lips, then the first time, kompleto ang manifestation ng time, ang pinakaroon ay intelligence. At hindi tayo makati sa intelligence, malibad ka ba yung verse sa sign ito? Amen. So, ang dimension niya, siya ay ang buong physical body. Of course, ngayon muna ang foundation, ito yung pasimula dahil ang ating subject ay the mystery of new birth. Kung kayo, kung hindi na sa atin yung mystery of new birth, ganoon din sa atin yung ating pagiging identification to the true body of Christ. Amen. So, pagdating natin sa Christ group, is on board, paragraph 7-7. Sabi nito, the complete body of Christ is revealed in the form of the bride. The complete body of Christ revealed as a bride. Colossians chapter 2 verse 10, ye are complete in Him which is the head of all principality and power, speaking yan, so bride of today. Okay, so lahat ng complete body ay ginawag na bride sa buwan. For speaking sa bride body ngayon, mga buhay, na nag-exist ngayon, sagot ng first year, I'm going to call you bride. And only to be revealed at the last day when this actual sin is broken to who? Not to Christ, but to the church. So yung buksan ng seryo, ganito na address sa bride. Amen. Dahil subject tayo sa identification ng new birth sa ating panahon. Okay? It's a quote of Shalom. My New Year's message is to the church elected in Jesus Christ, not just the church group, but elect the lady in the church Christ, right? That's who I am addressing. So yung mystery unfolding, 7 thunders, 7 seals, lahat ng yan ang mystery niya, in unfortunate bride, ito pala ay naka-direct tama sa bride. Ayan. Hindi kayo naman. Okay. Ngayon, nagtatanong ang kusina sa atin, saan ba kayo part ng katawa? Sasabihin natin, in the mind age, intelligence. Sa pagkinito may reverse sa'yo, kung hindi mag-reverse sa'yo kung ano ang new birth. And what's new birth? Buti na lang tayo yung Amerikano. What is the new birth is the revelation. God has given to you this great mystery. And that's the new birth. Now, what are you going to do when you get all that together, where the revelation is perfectly in harmony, and God expressing it through His word by the same action, the same things that He did, making the word manifest
or if the church only knew its position, it will one day, the rapture will go when it knows what it is. Anong purpose ng pag-break ng misteryo? Anong purpose ng pagkatawag ng bride? Ang purpose niya, ito, hindi kalat-kalat ang katawan. Isa lamang ang body, ang true bride body. Ano ang kanyang purpose? Where the revelation is perfectly holy. And God expressing it through His word, by the same action, the same thing that He did, make the word manifest. Inalala yung word na nilibis sa atin, sa bawat sa atin, dahil sa great mystery, nilibis sa atin ito, kinakalangan yung life ito ni Christ na tayo ay isang pag-delibis sa atin. Word by word. Word by word, by word, by word. Yun ang dapusan ng great mystery. Yun ang new birth sa ating panahon. Amen. Hindi po tayo, hindi bang intellectual, hindi tayo maging intellectual dito. Ang mga intellectual ay yung mga nagdadagdag at nagbabawas ng mensahe. Pagdating sa mensahe ito, wala po itong intellectual. Kaya merong good chapter ang isang mangaral o yung pride, gumawa ni Father Ryan. Ang true bride daw, o true preacher, o true mangaral, ako siya ay humble. Siya ay sensitive. Siya ay intelligent. Yung namatandaan niya yung keyword doon, yun ang kanyang karakter ng mga mangaral sa mensahe ito. Amen. Kaya na, ito mensahe ito, nung isa sa amin yung Christmas tree, itinulat tayo sa Holy Convocation. On the eighth day, at least on the eighth day, yun mismo ang tapusan tayo sa great mystery. Amen. Kaya na, sabi nga ng scripture nito, the complete body of Christ is revealed in the form of the bride that was taken out of his side like Adam did at the beginning. Amen. Si Eva, nahulog. Pero ang bride, hindi siya mahulog. Bakit? He taken from the side of Christ and made the church out of it. Kaya, pinupulpit natin ngayon ang mga scripture sa panahon ito. Kasi hindi pwede mag-pulpit ang mga denomination. Tayo lamang ang mag-pulpit ng scripture nito at ang mensahe nito dahil nabuksan ka sa mystery ng spirit nito. Okay, hindi ito panahon ni Luther, hindi ito panahon ni Wesley. Okay? Sila'y kamay, sila'y tawag dito, kamay, sila'y paalaman, okay? Ito mas tal, sila'y tang, okay? Hindi na nila pwede i-claim itong mensahe ito. Tayo lang po ang pwede mag-claim na mensahe ito. Bakit? Kasi nga, ang susunod natin ito, ang susunod nito ay ang propeta. Sa tanan, di ba? Noong dumating tayo sa kaduruduruhan ng panahon, dito tayo nagpahit ng body. Amen. Kaya ang last part ng member ng body ay magkaroon sa manifestation ng the mind of Christ. let the mind of Christ. Ang sinamang merong mind of Christ ay hindi sinamang pwedeng siya ay sa akin. Kasi yung mind of Christ ay nasa yun na. Kung paano siya sa atin ang propeta, samantalang siya ang unang na-harvest. Siya yung unang winay. At tayo naman, ay susunod at iwi-wait sa mga tayong na-harvest tayo sa mensahe ito. At kapag ang mind of Christ ay nasa iyo, sino siya? Kaya kung bakit hindi tayo may hindi na mga mundo.
Bakit? Kasi ang pinag-usapan dito ay out of this world. Ang pinag-usapan dito ay hindi ko intellectual. Ang pinag-usapan dito ay purong mensahe. Kaya, marami po nagpapanggap sa mensahe ito. Sabi ng kaya ang pagganap ng kasulatan, ang magkulpul ng mensahe nito, ay sa iyo baka nakarating sa Uber. Amen. Kailangan po ang magkukulpul ng mensahe nito. Amen. Kaya, maliwanag magatid, ang mensahe nito ay thus saith the Lord. Okay. Eh, paano ba mag-tagabit ang pet doctrine mo sa mensahe ito? Dito na yun ang pet doctrine mo pagdating sa mensahe. Kaya pagdating sa humor na ito, pagdating sa humor na ito, isa sa tabi na yun ang anahin sa akin ng kaisipan, yung pet doctrine. At yung pespolipas na ngayon sa form of mensahe, siya na yun ang mag-project sa atin. Kaya ito ba tayo? Kanya maliwanag pa rin, di ba? Ang Uber na ating tema ngayon. When God said born again, He meant born again. He don't mean a handshake or a grip or a repeat of a grip. Everybody is scared of that Uber. The devil substituted a handshake for it or some kind of psychic affair that will make you acknowledge, yes, I am born again, but your life tells what you are. The light that's in you. You say you are born again. You say you are born of spirit of God. And deny it. One word of the Bible, it shows you are not. You try to place back on something else. That shows it was of the Holy Spirit. Because He will never deny His own word. You say, well, my church teaches that. Then it shows you are not. Kaya nga, ang hinuwain, pag-pisan ng Holy Ghost, When you receive the genuine, the promise word in your day and age. Amen. 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 Kanya maluwalan mo ito. Tapos ako nag-bangkod. Bakit? I-detect niya ng mga denomination, kung siya pwede sila, they worshiping ay idol or creed. Ganyan po nito. They give put out of synagogues what was it then? It was idolatry, worshipping an idol, creed, or idol church, religion, instead of accepting the living word which was manifested before them. Ibig sabihin, kapag ginitap nila yung church, idolatry ka. Sabot yun, church na yun, kaya nag-preach ang dog pati na yun. Sa television, I am from the new. They give up the church. You know why? Worshipping idol. Amen. So, wala kita hindi pa kita tao. Amen. Hindi pa kita wala ba yung word? The Son of Man. Amen. Diba? Oh, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabi ng word pa dito, the very manifestation in his last day, the very image of him, in order to be united with him, they will be one, they will be the very manifestation of the word of the living God. Did I mention cannot produce this wrong thing? They will produce their creeds and their dogmas mixed with the word. This mobilizing brings forth a hybrid product. So, Marina, hindi nila ito matanggap sa akin. Kasi they are wrong seed. Kaya ina-address itong mensahe ito kanino? Sa bride.
at ang bright na sa kanyang word of infallibility. Kasi na hindi nagkakamali ay nasa bright word na ngayon. Ego ba tayo? Sabi ng kung sa love deception ages, before we close this section, actually, hindi ko na sinunod sinunod kasi type na. Before we close this section on the messenger of the Laodicean age, we must seriously consider these two thoughts. First, this age will have one prophet messenger, representing seven says, when his singular self begins to sound, there has never been an age where God gave his people two major prophets at one time. He gave Enoch alone, he gave Noah alone, he gave Moses, he alone had the word though others prophesied. John the Baptist came along. Now in this last day, there is to be a prophet. Not a prophet, though in this age there are more women purporting to give God's revelation than men. And the infallible word says that he, the prophet, will reveal these mysteries to the entire people and turn the heart of the children back to the fathers. There are those who say that God's people are going to come together through collective revelation. Wala daw, pagdating sa big history, wala daw collective revelation pagdating sa mensahe ito. I challenge that statement. It's a valid, invalid assumption. In the face of Revelation 7, now, I do not deny that people will prophesy in this last age and their ministries will be correct. I don't deny that there will be prophets even at the end of all when there was one Agabus, a prophet, who prophesied of a famine. I agree that is so, but I deny upon the infallible evidence of the word that there is more than one major prophet, messenger who will reveal the mysteries as contained in the word and who has the mystery to turn the heart of the children to the Father. Thus saith the Lord by his unfailing word stand and such stand and be vindicated. This one prophet is here to this age. So kung dating ngayon sa mensahe ito, wala pong collective revelation. Minsan ang propeta ay nag-collect ng revelation sa iba. Kay Larkin, kay Smith, di ba? Pinag-iulay niya yung Hubert before the seals. Magkaiba yung Hubert sa kayong bautis, ang Nicholas magkaiba. Pero dapat ito yung angel, kinuha siya ng angel. Eh, sabi braba na, hindi ko babasahin yung quote na yun, at sabi niya, I commit horrible mistake. Di ba? At siya yung Katrina, I'm sorry, I am wrong. Yun ang isang humble mystery. Ganun din tayo. Pagka alam natin, pagka yung ating mga spectacle na hindi may dovetail sa kapakot na yan, at di ba mo sa isang mensahe kay Christus Lord, then you say, I am wrong. And yung po ang narating sa mystery na big mystery na you. Amen pa tayo. Amen. 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 Amen